Araw mga kabi. For today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapati natin habang umulan. So maambun nga at wala tayong payong, pero mag-update pa rin tayo. At para ma-update ko kayo, so kasama natin si Boss Tonying. So siya yung nagpapakain, ayan. Yung mga kalapati namin ni Sir SBH. So sa mga nagtatanong kung kakilala ko si Sir SBH, so kakilala ko ngayon at kasama ko na nagkakalapati rito, ayan. So bali isa lang yung breeder namin na ginagamit, pero meron siyang paborito na ginagamit na breeder. So ako hindi ko yung ginagamit yung breeder na paborito niya kasi hindi ko paborito yun. So ang ginagamit kong paborito na breeder dito, ito, itong Homer na ito, ito yung mga gusto kong kalapate. Tapos yung mga off-color, ito. Saka yung mga blue bar natin na mga speedbird. So yun yung kadalasan na ginagamit ko na breeder. So yung dito. Ayan. So check natin yung mga young bird natin. Titingnan natin kung okay pa yung sing-sing nila. Kasi kung minsan tinatanggal nga ng mga magulang. Ito, malaking ano to. Malaking kalapate rin. Ayan. White flight. Uy, mukhang choco. Choco ata yung likod. Ayan o. So nakadali ata tayo ng choco. Mapula-pula yung likod niya. White flight siguro. Parang ganito siguro ang kulay. Kaso mas madaming puti. So makikita natin yan pag laki pa. Pero malamang choco yun. Kasi pulang-pula yung nasa ano eh. Nasa likod eh. Ito, puro tayo na pala rin. Papalinis natin to kay Boss Tonying. So check natin to isa na rin. Ito, blue bar ata. Pero pwedeng mag-light choco to. Ayan. Papalitan natin yung pugad. Ito, baka light choco rin eh, no? So, chine-check lang natin yung mga sing-sing, saka yung mga young bird natin, baka may napike o na-reject. Saka baka may pumayat. Ito, medyo sakto lang. Hindi payat, hindi rin mataba. Ayan, medyo maganda yung, ano nila, yung pagkain. Ayan, so ito yung Taiwan natin. So, padadagdagan natin ang pagkain to, saka na inumin, para hindi mabansot yung mga young bird natin. Ayan. So, ito yung Homer natin. Ito yung mga gusto ko talaga, mga kabi. At saka yung mga off-color. Ayan, kadalasan. Choco, o kaya puti na kalapate, yun yung gusto ko. Kaya kung meron mag-gift bird sa atin, ng choco o ng puting kalapate, na pang karera, pwede natin kunin yan. Ayan. Saka ito, yung mga malalaki ilong, mga kabi, mga Homer, yan talaga mga gusto kong kalapate. So, sa mga nanonood pala ng vlog ni Sir S. Beach, so, hindi nyo makikita na gumagamit siya ng mga Homer o yung mga malalaki ilong kasi ayaw niya ng mga ganyan. So, meron siya isang pares na ginagamit. Puro yun lang yung ginagamit niya na lahi ng kalapate kasi puro yun. Ano talaga, nagpro-produce na nga sa amin at puro yung lahi na yun, puro finisher at saka nag-overall. Nakakasungkit kami kahit papano. So yun lang yung lagi niyang ginagamit, yung linyada na yun. At pinaiigit ko lang doon. So update naman tayo dito sa ating isa pang breeder. So ito yung isa natin na breeder. Isang pares pa na breeder, ayan. So off color din. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo na lahi nga ng blue bar na paborito kong gamitin. Ito. Kasi lahat ng lahi na ito, mga kabi, puro multiple pooling winner. Sa pooling pa lang, panalo ka na. At yung pera, kung 5K to 8K lang, pwede nyo mapanalunan nga sa pooling pa lang. At kahit sa derby, mga kabi, meron nga kayong chance na mag-lap champion o lap winner dito sa mga kalapati natin na to. So ito mga kabi, itong si Gataran nga natin, yung blue bar natin, pang top 15 siya sa isang lap. So wala na kasi sing-sing niya, pero top 15 to sa isang lap sa young bird category. May pag-asa nga siya no, na mag-lap champion, kaso siguro mga 30 minutes na nandito na yung kalapati, akala ko na i-clock na. At galing nga tayo sa simbahan nun. Pagdating ko, o pagkakita ko nga, hindi pa pala na-clock-clock o natutulog pa yung mag-clock-clock ng ibo natin. Kaya pagdating na ito, at na-clock nga natin, pang top 50 na lang siya sa young bird category yun, si Gataran yan. So sayang, at yun lang yung first time sana natin na mag-lap champion. Yung chance natin na mag-lap champion yan. So yung kalapati na yan ang mag-ano sana sa atin, ang magbibigay ng karangalan na yun. So multiple pooling winner, lahat ng lahi niyan mga kabi. So ito naman, ang mga flyer natin. Update naman tayo dito sa mga flyer natin. Dalawa. So itlog pala ng dalawang blue bar natin na yun. Ayan. Yan yung mga paborito ko nga na blue bar. So bali yan yung tatay, yung kumakawala na yan. Tatay ng blue bar na pinakita ko sa inyo. Ayan. Makawala pa isa natin, na young bird. Napakawala ni Boss Tonying. So sana makauwi. At umuulan, mag-alas 4 na nga yan. So ganyan lang tayo. Binuwing kasi natin doon mga kabi para masanay nga natin. So ayan. Papasukin lang din natin yung ating young bird. Tapos ito pa, isang young bird pala natin, mga kabi, ito. So, siguro kagulay ng tatay. Ayan, nakita nyo naman siguro yung kulay ng tatay. Tapos, ayan, so, anak nga. Yung sisang siguro, titignan natin, check natin. Baka kasi tinanggal nga ng magulang. Ayan, so, nakakabit naman parehas yung sisang. Ayan, so, titignan natin yung nakawala nga natin na young bird kasi hindi pa nga natin napapakulan yun. Kahit isang beses, ayan. So, check natin. Ayan, oh. So, hindi pa sanay kasi yan. Kakinakabahan si Boss Tonying. At baka mag-overfly nga naman o mawala yung kalapate kasi umuulan pa yan. No? So, alas 4 na ng hapon. Wala pa nga rin kikil yung ulan dito sa amin. So, kapag lumipad to, delikado to. Kasi mawawala nga yan kasi hindi pa sanay sa atin yan. Ayan, so, sana makauwi nga siya at makapasok na sa loob. Ayan, so, maganda kalapate to. Ayan, lumipad-lipad pa. Baka bukas na uwi na ito. Ayan, so, dadakmay na lang. Ayan. Ayan na nga. Pati ako, kinakabahan kay Boss Tonying eh. Ayan, so nagugutom na, papasok na to kasi sanay naman to kapag ka-binuwing nga. Itong mga nakarang araw, nandito kasi ako.
bali ginagawa natin yung pagka-viewing, hinahayaan nga natin na ipasok ni Boston Ying. Baka kagatin ng aso ha. Sayang yan. Ayan, muhuli ni Boston Ying. Kahirapan niya tuloy yun. Kinakabahan si Boston Ying kasi hindi pa nakakawala yan. Umuulan pa naman yun. Ayan, wag. Hindi pwedeng takmayin ng takmayin yan. Ayan o. Kaya mo, papasok yan. Kinakabahan ka kasi. So yun nga mga kabi, hihintayin na lang natin ha, makapasok tong isa natin. So hindi nga nahuli ni Boston Ying. Okay lang yan, huwag kang kabahan, kinakabahan ka ba? Hindi. So papasok naman yan, sanay naman na kasi yan, kapag pinapakain niya, sinasanay na namin yan. Hintayin lang natin, bababa na rin kasi nagugutom. Maglagay ka pa ng pagkain, galate. Atak mga, dinakmahan nga ni Boston Ying. Papakainin mo. Niyak pa pala, no? Baka susunod pa natin itong mapakawalan. Maulan naman. So, hindi nga tayo nagpapakawala o nagpaparandar mga kalapati kapag kaganito na maulan. So, nagdagdag lang ng alahating takal. Mali ilang takal yung pinakain mo kanina? Hindi, yung nilagay mo yun. So, pinapakain na nga yung mga kalapati natin. So, dalawa dito nagsusupo kaya hindi sila ganong kumakain kasi meron nga sila nakapagod na pagkain doon sa kulungan nila. So, baka magtaka yung iba na bakit hindi kumakain yung dalawa natin na kalapati. So, normal lang naman yan. Tapos, hindi nga tayo nakapagpaligo ng kalapati kanina. So, ganyan lang lagi ang ginagawa ni Boston Ying. So, si Boston Ying ang namamahala dito sa mga kalapati natin. Yan, so, siya lagi ang nagpapakain. Kaya tayo, hindi tayo nakikialam kapag nandito si Boston Ying. Hindi tayo nakikialam kasi sana dapat talaga ang naging alaga nito kasi siya na nga yung nakasanayan. Pagka tayo, nakailam tayo, baka umilap yung ibon. So, imbis na maamoy yung ibon, iilap yan kapag biglang nanibago sa inyo. So, kaya kapag nagpapakain na ganito, halimbawa, ganyan. So, hinahayaan ko lang si Boston Ying. Baka sabihin nyo, hindi natin tinutulungan. Tinutulungan natin yan kapag wala ka dito si Boston Ying, tayo nagpapakain yan. So, mukhang balak na ulit nila magkastahan. Yung dalawa natin dun. Yan, so hanggang dito na lang at in-update ko lang kayo at maulan pa rito. So nagpaulan na nga tayo dahil medyo natagalan tayo dahil hinintay pa natin na mahuli ni Boston Ying to. So sa mga susunod na linggo siguro papakaulan na natin yung dalawa natin na white flight na to. Pero bago nga yun, re-record muna natin yung sing-sing na itong dalawa na to. Saka yung magulang nila, ilalagay natin sa papel para meron tayong record. Kung sakali na mag-overfly o kung saan man mapunta yan. At ilarurang ibang puncher dito, pwede nga natin na mahabol kasi paglalagay ng sing-sing, nakaligal na tayo dyan kapag may record kayo. Pwede nyong mahabol yan. So, hanggang dito na